Sa pagko-cover up, kailangan talaga pinag-aaralan natin yung design na ipapatong natin dun sa dati niyang tattoo para kahit papano medyo matakpan natin yung dati niyang tattoo. Tsaka ipaliwanag natin kay client na hindi naman nawawala yung dating tattoo kahit patungan pa siya ng panibagong design. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ito ang share ko sa inyo ngayon. Magka-cover up tayo. Bali, sinusukatan ko muna siya kung gaano ba kalaki yung ipiprint ko na size ng design na ipapatong natin dito sa ika-cover up natin. So, yan po yung size na pinrint natin. Tapos mamaya, mag-add na lang tayo ng background dyan. Siguro, i-freehand na lang natin para mas matakpan natin ng maigi yung mga kailangang matakpan. Siya nga pala si Sir Ryan, isang sundalo sa V-Luna. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Tara, simulan na natin. Paano nga ba mag-cover up ng isang tattoo? Unang-una, ipaliwanag muna natin kay client na hindi lahat ng kino-cover up ay nagiging successful. Yung iba talaga, lumilitaw pa rin talaga yung mga dating tattoo nila. Ang nangyayari, naghahalo yung bago tsaka yung dating tattoo. So, nagiging magulo yung itsura. Yung ibang client kasi, nag-expect na pagka nagpa-cover up sila, kung ano yung pinampatong o yung pinantakip dun sa dati nilang tattoo, kala nila yun na talaga yung pinaka-resulta. Yun na yung lalabas. Ang hindi nila alam, hindi naman po talaga nawawala yung dating tattoo. Kahit patungan pa natin ng ilang beses yan, nandyan pa rin yan, hindi yan basta-basta maglalaho na pagka nadaanan ng karayom, nadaanan ng ibang tinta o ng ibang design, eh maglalaho na yung dating mong tattoo. Hindi po, nandyan pa rin po yan. Kaya mas importante, paliwanag natin yung mga artist sa kanila na hindi natin maipapangako na 100% na matatakpan talaga natin o hindi nalalabas yung mga dating tattoo nila na tinakpan natin. Mas maganda yan, ipaliwanag muna natin habang nag-i-inquire pa lang sila para malaman nila kung ano yung mga posibleng mangyari kapag ginawa nyo na yung cover up. Para maiwasan din natin na tayo yung sinisisi kapag lumabas na yung pinakaresulta ng cover up na ginawa natin, kasi kadalasan pag naghalo na yung bagong design tsaka yung dating tattoo, ang sisi nila lagi sa artist. Kaya mas maganda, ipaliwanag natin sa simula pa lang para kung ano tanuman yung mangyari, walang sisihan na magaganap, pinaliwanag mo naman ang uso sa kanya at naiintindihan niya, kaya pinatuloy niya yung pagpapa-cover up. So, wala siyang dapat sisihin o walang kailangan sisihin. Depende na lang kung hindi mo ginawa na maayos yung tattoo. Talagang may masisilip at masisilip pa rin sa'yo. Kaya ang importante, gawin natin na maayos, kasi kaya niya nga pinaayos kasi hindi niya nagusto yung dati niyang tattoo. Tsaka dapat, yung design na ipapatong natin, dapat talaga pinag-aaralan natin para kung meron mang lumabas sa ibang part nung dating niyang tattoo, eh konti lang po o hindi masyadong mahalata, kasi pinag-aaralan po natin kung ano yung mga kailangan patamaan sa dating niyang tattoo. Halimbawa yung mga dark, mga line, kailangan patamaan din natin ng dark yon para kahit papano eh matakpan natin. Kahit papano, ibig sabihin, hindi 100% talaga na mapapatungan siya ng ibang tattoo o ibang kulay. Pero mas importante, mga dark na kulay din talaga yung ipatong natin para mas matakpan natin yung dati niyang tattoo at hindi na masyadong mahalata yung luma niyang tattoo. Basta payo ko lang, ibigay nyo lang yung best nyo sa pagko-cover up. Pag-aralan yung design, gumamit kayo ng mga dark color. Pwede naman tayo gumamit ng mga light na kulay, pang highlight siguro, o gaya nitong ginawa natin. Pero huwag nyong ipang-cover up ang mga light na kulay lang. Hindi talaga obra. Kailangan mas lamang ang dark kesa sa light color. At yun, maraming salamat sa panonood. Sana ay makagawa pa tayo ng mga ganitong klaseng tutorial. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.